Welcome back po sa ating channel. It's the Worker Studio. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutang i-hit yung subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga update tungkol sa mga trabaho dito sa Canada. Today po is ang pag-uusapan naman natin ngayon is request ng mga nagko-comment sa ating nakaraang vlog is yung paano gumawa yung format ng resume, Canadian format. Kaya kung interesado ka na malaman kung ano yung format ng resume na ginamit ko dati nung nag-a-apply pa lang ako sa job bank, is ipapakita po natin yung mga sunod-sunod na step. At even though ganun na rin yung cover letter, para mapansin din ng employer, kasi yung cover letter is parang yung doon naglalaman yung ibebenta mo yung sarili mo. Kaya dito ipapakita natin yung sample ng aking resume na sinend ko dati sa job bank. Kaya mga kawaw, kabarker at kamu, paunoorin po natin para may mga idea tayo o para sundan natin kung paano gumawa ng tamang resume na pwede nating i-send sa job bank, sa Indeed o sa mga sites po sa trabaho dito sa Canada. Kaya ito po ang gagawin po natin is gagawa po tayo ng cover letter. Ito po is we're going to page by page po tayo. Ito pong unang page is yung tinatawag po nating cover letter. Ganito po yung content o format ng ginawa kong resume. Cover letter ng aking resume. Nung nag-a-apply ako pa lang ganito is na una is yung pangalan mo ganiyan. Pwede mo siyang i-bold. Tapos sa baba nito is your current address po. For example, sa akin dati sa Rosie Township, Hualien County, Taiwan. Tapos basic lang po yung simple yung gagawin lang natin. Ganito po yung mobile number or tapos agriculture, yung email ad natin or pwede mong ilagay yung kung may LinkedIn ka, pwede maganda rin LinkedIn. Tapos ito po yung date na sinesend mo or create mo yung resume mo, i-send mo, ito po yung date. Tapos dito po tayo sa the hiring manager. Sa dear hiring manager po, pwede po nating palitan kung halimbawa may nakita ka dyan sa job bank o Indeed na nakalagay yung pangalan ng farm, pwede mong mismong ilagay yung pangalan ng farm together with the address, country code, gas dyan, ganon. And then ganito yung content, just tell who you are. Tapos maging simple lang, sa akin dati sabi ko, agriculture graduate, major in animal science. And ganito, I am very interested to apply for the position of dairy farm worker posted. Dito kasi yung legay ko is Filipino dairy farmers in Ireland kasi nag-apply din ako sa Ireland dati. Which is na-hire din ako sa Ireland pero kinansir ko. Na-send ko rin to dati sa Australia kaya sabi ng employer ko dati sa Australia na nag-send ko. Aware ka ba na ina-applyan mo is dito sa Austria, sabi niya, pero na-hire din ako doon. Tapos ganito, you have to, ang una, ilagay mo yung present work mo. Kung halimbawa, at present work, ganito sa akin, working in Taiwan, in a dairy farm, maganda rin niya kung factory ka, factory, ilagay mo. Pero kung halimbawa, yung a-applyan mo is no experience, magandang ano, ilagay mo na lang factory, ganun. Tapos yung mga past or former jobs mo, kung may former jobs ka po sa in farming sector, pwede mong ilagay doon. Pagkatapos ng career, yung present work mo, ilagay mo doon. Tapos yun ito, yung mga abilities mo. Ang maganda sa akin kasi dito is, I would bring a service focus and hardworking attitude to this role. Parang totoo rin naman, no? Tapos yun, thank you for taking the time to review my application. I look forward talking with you to discuss my qualifications further. Andito po sa pangalan nyo, kailangan nyo rin minsan sign nandito yung pangalan nyo ito. You have to sign it. I-edit nyo sa my PDF. Send nyo siya. Tapos ito na po yung content ng resume natin. Same as true with, parang sa taas, parang parehas din yan.
Tapos dito, isinummarize mo na lang yung trabaho mo. Ito, summary of qualification. Magulo ba yan? Yan. Dito, ilagay mo yung pinaka-present na work, your present work, pinaka-present work mo. Tapos yan, have to bold the title. Tapos yan. Tapos next, yung mga former works mo. Halimbawa sa akin, factory worker, plus June 27, 2020. Tapos yung sumunod is yung demand creation activity team member nung nasa San Miguel Corporation pa ako. Na nagkakandak ako ng house to house, bet mission, nagse-seminar sa mga backyard raisers and pig farms, ganun. Tapos naging ano rin tayo dati, service account officer CJ Philippines. Ganun din siya, in the same field, other companies lang. Tapos ito, naging doon na challenge yung boss ko dati nung in-interview ko, kasi naging research assistant ka pala, sabi. Oo. Which is nasa breeding ako dati. Tapos IELTS reports with overall band score of 5. Nagkamali ko rito. 6.5 po yung IELTS natin dito. Pasensya po. Tapos ganito, yung labor mo, skills mo. Yung mga skills po, wag mo nating ilalagay yung skills na playing ganun, basketball or hobbies. Hindi po, yung wala po silang pakialam sa ganyan. They don't care your skills. Just like this one, multicultural interactions. Kasi dito sa Canada, hindi lang puti, may mga Indiano, lahat do, mga Mexicano, and Guatemala, Salvador, madaming klase ng nationality dito. Kaya it's multicultural interaction ng number one yun na qualifications mo. Or you can, may mahulibayo sa ibang lahi, you are parang, hindi ka nahirita, parang adjustable ah, ganun, what I mean. Tapos flexible, positive, ganun, multi. Tapos kung no need na ilagay nyo ng Microsoft Office, ilagay ko lang. Kasi, mati mo, nasa data ka, pwede kang mag-enter ng data kung may background ka sa Microsoft. Tapos yan, bilingual, English, Tagalog, and kung anong kaya mong ano. Pero ang important dito is English or French. Kung mag-a-apply ka sa Quebec, talagang kailangan mo nang mag-French kasi hindi sila ano doon. Ikaw yung makikiuso doon kasi mostly daw doon is French. Kaya kung magplaplano ko sa Quebec, you have to study French. Pero for other part of Canada, other provinces, English po yung ano, primary language mo. Tapos dito na po yung work experience natin, ilagay natin. Halimbawa dito, nag-work tayo sa dairy farm, ganun, present. Kung sa present, hindi pa kasi updated yung resume natin. Yan, mga farm chores, ilagay yun yung mga chores nyo sa trabaho nyo. Be specific po, huwag maging general, specific lahat po ng mga trabaho, ilagay nyo yan. Kasi kung may background ka din, magiging madali lang siya. Tapos ito po, pag nag-factory worker po tayo sa Far Eastern Dormitory po tayo dati, 2017 to 2020, that was my first contract, my first time na nag-abroad. Tapos yan, operate machine, spinning areas where plastic chips melted, ganyan. Tapos naging research assistant din tayo sa alma mater natin. Pero dinagtagal, nag-resign din kasi sa ship breeding tayo. Tapos yan nga, demand creation activity team, which provide technical services like castration, insemination, yung mga trabaho nyo, ganyan. And then, assist lahat po niyan, same as this, account officer sa Samsung sister company yan. Tapos yun, ilagay mo lang yung pinaka-highest level of education mo. Kung degree holder ka, yan, ilagay mo. Kung license ka sa inyong field, maganda rin. Kung license ka, maganda rin sa akin dati is, ipasa natin yung board exams for agriculture. Tapos, kung may mga certificates kayo, ilagay nyo. Nag-internship din tayo yan. Ayan lang po. Napakasimple lang. Huwag po natin maging gawing
critical yung resume at cover letter na yan lang content. Magiging maayos na yan. Kaya ulitin po natin para maganda. I-scroll up natin. Here we go. Ilalakyan lang natin. Ayan. Yan yung content natin. Try natin. Yan, patanoorin nyo. Yan. Basahin nyo lang. Look for word like that. Yung nauna po is yung cover letter. Ang ano pala is gawin nyo sang iisang file. Huwag nyo pag-separatein yung cover letter at resume. Gawin nyo. Umauna lang yung cover letter. Tapos yan na po yung content ng resume natin or tinatawag natin curriculum vitae. Yan. Oh, holiday pala dito sa Canada. Ay, biyernes pala ngayon. Good Friday. Yan. I-elaborate nyo po lahat. Yan. Tapos yan. Hanggang dito na lang po tayo. Yung pinakahuli. Yan. Press back na tayo. Ayan na po. Okay na po. Sana ipag-pray po natin na makuha kayo. Just pray yan po bago mag-send ng resume. Tumingin ng guide ni Lord. Yan po. So, ayan po for today mga kaaw-aw. Yung paggawa ng resume is tapos na natin. Abangan nyo po ang aking susunod na vlog po is ano yung mga requirements na pinasa ko nung nag-a-apply ako dito sa Taiwan or unprocessed na yung papers ko. Yan po ang iti-take natin sa ating susunod na vlog. Kaya antabay lang po tayo. Kaya mag-tease lang at mag-tsaka at marunong tayong maghintay kung talagang kalooban na ng Lord yung para sa'yo. Bibigyan niyo saya-saya sa lahat po. God bless us all po. To God be the glory po.